Yo, what's up mga parts? Woo-hoo! Finally! Today is the day na huling maririnig natin yung stock exhaust ni Deku. Ibig sabihin, it's time para papalitan ng aftermarket exhaust. Boom! Boom! Ayan na. The most requested comment. So, ito na mga tol. Papunta tayo kanila 01 Moto. Alright. Sa mga hindi aware dyan, last time sa ating moto na CCX25R, si 01 Moto rin yung nag-sponsored sa atin. So, maraming salamat ulit, Boss Amo, Boss Archie. Maraming salamat ulit sa pag-sponsor kay Deku 2.0. Yan. Sa dalawang isip lang ako kung pasok ako ng expressway dito. Pasok na, no? Kasi 400 na to, legal na to eh. Yabang naman, porket pwede na sa expressway. Hindi kasi traffic eh. Ngayon naman yung traffic ngayon eh. Kung di naman sana. Salamat ulit, Boss Amo. Makakatikip ulit tayo ng malupit na villain exhaust. So bagay na bagay ngayon kay Deku 2.0 yan. Vigilante Deku. Or yung Dark Deku. Sa siyang arc. Sa My Hero Academia. Malabas na naman yung pagka-inner weeb mo, Beam Stevie. Enjoy lang natin tong expressway ride. Alam mo talaga, ang surreal pa rin talaga ng moments mga tol. Andito na tayo ngayon sa expressway, no? Parang dati lang, sneaky lang tayo eh. I mean, bawal tayo pumasok dati dito eh. Diba? Fastest exit ever. So yun, magkano kaya ticket? Eto pa. 49. So easy, 50 pesos din. You know. Wait a minute. Ano ang gumudo? Di ba umaan na rin yung stoplight? Napagaya tuloy kami. Sobrang tahimik din kasi talaga mga tol, yung stock. And I can say for the past few weeks ng pagdadrive ko, hindi siya totally parang safe kapag dumadaan ka sa mga ganito, dahil na sa EDSA. Alam naman natin 400cc to, at nandun din naman yung power niya, kaya paminsan pag umarangkada tayo, mabilis. Tapos sinasarap natin, hindi naman alam na paparating tayo kasi nga tahimik pa tong exhaust eh. So may times na nag-aalangan ako umovertake kasi hindi ko alam mamaya kung kakanan ba, kakaliwa yung motor, kotse, diba? Kaya madalas ginagawa ko ng puro passing light ako eh. Kaso syempre hindi pa rin talaga yung sapat. Oh shit, dito na pala, 01. Lumabas na tuloy tayo. Ayan, daldal mo kasi Beam CB. You know? Shit! After ilang years, grabe laki na ng pinagbago mga tol. Naka-mind blown. Yung huling alaala ko dito, hindi pa ganda eh. Ngayon, full time to one stop shop. So, sayang lang wala pala dito si Boss Amo, no? Kasi galing siya ng endurance. Pauwi pa lang daw. Yan, shoutout ulit Boss Amo. Congrats din. Pagtapos ng Scooter King. Kausapin na lang muna natin dito si Boss Tony. Yan. Alright, let's go. Pakita ko na lang din muna sa inyo yung ibang paralelang pipes. Maliban sa mga nandun. Ay, meron din sila dito. Dami niya rin mga shocks. Ano? Diba niya, mga Motaro, race power. Siyempre, ito yung habol natin. Ayan. Sheesh, grabe yun. Oh. Ano kayang pipe dyan yung kakabit natin? Ayan, ito rin. Iba niyang mga shock. Usually, yan yung mga kompletong accessories. Ayan, meron din mga integrated taillights. Yan sa mga top box nyo, bracket. Oh, may shock tester din sila dito, legit. Tapos yan, lahat ng accessories na pwede nyo maisip, meron sila nito, panigurado. Siyempre meron din silang riding gears para safe tayo lahat. Alright, tamang nod muna tayo kay Boss Arch. Oh, may isa pang 4R na padaan na. AR. Ako? Mas maingay pa yung sa atin dyan ang mayan. Alright, so ito na mga tol. Ayan na. Sakto. Tanggal na yung ating stock pipe. So, bye-bye.
Pwede ba yung soundcheck ng ganito to? So yan mga tol. Start. Walang pipe. Grabe, yan pa lang. Mga gano'ng kabigat kaya ito? Good job. See, ang bigat. What the fuck? Guro mga nasa 5 kilo to. So ito yung isa sa benefit din talaga ng pagpapalit ng exhaust. So makakatipid kayo ng ilang kilo rin talaga. So far, parang tayo pa lang natin gagawa ng underbelly na ZX4RR eh. Sa isang rason. Makikita nyo na lang soon kung bakit. Pang montage-montage lang din naman eh. Wala ka, gusto mo sila interview mo. Basta pag nainitan ka, lumabas ka na lang. Ah, yeah, sige, sige, boss. Yes. Iwan mo na kita dyan, ha? Sige, boss. Thank you, thank you. Ayan, si boss Amo, kakarating lang. At, eh naman, welcome lang talaga tayo agad. Ayan na yung update. Ayan, wala na yung ating full system. Ayan, nandito na nga. Ito yung maganda ngayon talaga sa 01. Meron na silang sariling fabricator. Ayan, sila mismo rin talaga nag-modify na ng pipe. Yan talaga no? Yun dyan, cut-delete na yung tawag. Sige boss. Kasi pag hindi natin siya ika-cut-delete, tas underbelly, walang sasaksakan yung elbow eh. Kailangan mas mahaba yung putol talaga. Yun lang, maiksi lang ito, di ba? Pangit naman kung diretso pipe agad yung dito. Yung pagka-cut-delete naman daw is hindi naman siya nakaka-apekto sa ano, yung nag-check engine. Hindi naman. Tingnan na lang din natin mamaya kung may backfire ba or wala. Ito yung catalytic, sir, no? Yes, sir. Yan yung catalytic. Babay tayo dyan. Usually, ano, master, ano yung mga, ano, pag kinakat delete, ano yung mga nagbabago sa, ano, ng motor? Tulong. Talagang iingay siya? Saka power talaga. Mm. Kasi nagko-cause ng back pressure yun. Yan yung ayaw ng makina, ng back pressure. Oh. Pero yung sobrang back pressure, pangit din. Kasi nagiging sumong. Kailangan i-dyno na ba para matimpla ulit? I-dyno, tapos magre-replace ka ng air filter. Na high air filter na no. Mas maraming hangin na lumalabas. Ibig sabihin, kailangan niya maraming hangin din na iigupin. Oh, alright. So, yun. Anong tawag sa ganyan, master? Slip-on na lang. Slip-on, yes. Oh, slip-on dun sa headers. Para next time na magpalit? Oh, maghaba. Alba, i-out mo naman siya. Uugutin lang ito. Mm. Hindi mo na kailangan ibaba yung headers. Alright. So ito mga tol, yung sa catalytic. Oh shit, ang bigat. Yeah. Tapos dagdag pa natin itong nasa 5 kilo siguro ito, no? Siguro, tansya natin dito mga nasa 8 kilos ito, ang dalawa. So malaki rin talaga yung nabawas sa timbang. So yan, tapos na. Kakabit na lang ulit nila yung headers kasama yung yan, yung magiging link sa pinaka elbow. Yun o, may pakain pa sa atin. Shoutout kay Boss Tony, tsaka kay Boss Amo. Talagang sa 01, kayo ang number 1. KFC, baka naman. Oh! Alright, so ito mga tol, ayan. Ganito na yung magiging itsura niya, pero hindi pa siya nakakapit ngayon yung bracket. Pina-final test pa muna, pero sa ngayon, ayan, kapit siya dito. At ito yung kanyang link pipe, punta dito. O, tara! Unang start, pakinggan natin. Ang unang sigaw ni ZX4RR. Ay, nakapatay pala. buksan. Let's go, underbelly. Oh shit. Ah!
dahil nga yung pipe natin is ito, Villain Hyper V3. Medyo malaki siya yun. Kaya siguro mas naging buo despite the underbelly. Usually kasi pag underbelly, alam natin talaga maingay. Pero ito suave. Apa? Pero soundcheck na lang din tayo na iba pang pipe. Tingnan natin kung ano yung talagang magandang forma, maganda tunog sa underbelly, si X4RR. Alright, let's go! Ito, next. Parang bass dito. Ito, R11. Ayan. Ito, isa sa talagang mabenta. Ito rin yung unang pipe ko nun, TCX25R. Ayan ito, soundcheck natin, R11. Versus personal. Pero pogi nga rin eh kasi sakto dahil scene plan nagko-compliment sa itim, no? Parang contrast. Pero iba yung tunog niya ito eh. Base siya na ano yung buo eh. Okay. Next. Ayan o, yung mga iba't ibang pipes sila dito mga to. Libre sound check. Kung ano yung magkakasya sa motor nyo. Itong Tosi, ayan. Ito yung kanina mga tol, Villain Hyper V3. Mas malaki siya compared dito sa ano niya. Yan, V1. Manipis. Mas maganda yun kasi mas buo. Villain Conqueror. Yan o. Sakto rin naman siya yun. No? Underbelly. Sound check. Akala mo 600! Oh, what the fuck? 61 EMU. Nako, pahirapan tayo mag-decide na ito. Ayan na mga tol. Ito na yung game over pipe dito eh. Here we go! Tose! Tama na. Iba talaga to. Yan yung pang Happy New Year talaga. Hindi pwede pang kapitbahay. Kung sa video, di nyo masyado maramdaman. Pero pag personal, ay, yawa. So ito na mga tol, ayan. Ito na, final decision na natin to. Ito yung parang well-balanced niya ng mga tinesting natin eh. Ayun, sakto-sakto talaga yung tsura niya eh. Tsaka, nag-blend in, no? Sa kulay. Lalo na pag napalitan natin ito, abangan nyo. Gagawa na ni Master ng official na bracket niya dito. And good to go. Alright mga tol, so ito na, final output. Ayan, Villain Hyper version 3, yung nakakabit. At kung makikita nyo is talagang, shit, pasok na pasok siya. Ang linis niya tingnan. Sukat eh, no? Oo, sukat na sukat. Kaya para sa mga naghahanap dyan ng underbelly na ZX4RR, ito na yun. At first, ito. First in the Philippines. Naunahan niya pa. Dito yan, 01. So ito, inintay na lahat, sound check. Sound check. Underbelly ZX4RR. May kinikilig doon. Yan, it was hard. Clear.
Buo yung tunog eh. Oh, hindi siya punit po. Ayan, sa mga batang magpapabomba, ready na tayo. Patay na naman. Patay na naman. Ayan yung output ng CX4RR na naka-underbelly. Ano nga ba yung pros and cons kung gusto nyong magpa-underbelly? Kasi usually nakikita natin, puro mga naka-slip-on. Oo, oh, saka out. Oo. Oh. Dito. Yun yung lahat na nakita kong CX4RR eh. So ngayon, nagpa-customize tayo dito sa 01 ng underbelly. So yan, first in the Philippines. Underbelly. Underbelly, alright. So yan, Boss Ambo. Ano ba yung masabi nyong benefits muna ng or ano yung pinagandaan pag underbelly? Siyempre, bumili ka ng CX4RR. Ang totoong inaabol natin dyan, yung tunog. Yes, sir. Sa lahat ng underbelly, pinakamagandang napuproduce ng tunog. Sa totoo naman yan, nasa inline 4, underbelly, the best. Ayan, ang cons, ito ang reality ha. Kung alam nyo po yung KTM 390 na RC, ang muffler po nun ay nandito. Underbelly rin. As a stock. Pero lahat po na nagkaroon ng gano'n na nagkakarera, tinapatanggal kasi sumasabot. So in turn, ito may chance din po itong sumabit pag kayo po ay mga malulupit sa racetrack. Ayan. Pero kung kayo po ay malupit po morma, city riding mo. City ride talaga, ito. Tsaka kung gusto mo talaga mapansin, Diyos ko Lord, kahit bingi, marininig ka dito. Di bali sana kung masakit sa tenge, ang sarap. Hindi siya masakit. Masarap. Sa pang? Paano ang sarap yan? Uy, parang ano, orgasmic. Iba ang output na underbelly sa 4RR. Ay, siya kinikilig. Yan ang epekto pag naka-underbelly 4RR. Right? Ayun. Thank you, Boss Amo. Thank you, Beams. Ayan, so ang location ulit nila dito is Paranaque, Merville. At meron ding ibang branch? Sa Caloocan, tsaka sa Fairview. Kung mga taga-North kayo, pakita nyo lang itong video na ito sa mga store assistants namin. Alam na nila gagawin dyan. Pakita nyo lang itong mukhang ito. Yan, thank you, Boss. Ayun, sa 01. Kayo, number 1. Yes, sir. Thank you ulit. Ayan kay Boss Tony. Shoutout. Tsaka ano yung page nyo? Boss Tony. Oh, yun. Boss Tony. Like. Boss Tony mapagmahal. Yun no. Sana all mapagmahal. Kailan? Diyan ka lang. Bigyan ka test sticker. Oh yun. Tara tara. Yan yung gusto ko. Shoutout ulit. Young lady rider. Yan. Follow nyo siya. May future ano, endurance. No? Ayan na yung motor niya. Nire-ready na. Ingat ha. Enjoy lang. Thank you, thank you. Ayan. Grabe oh, kompleto. Ang dami oh. Boss Tony. Mmm. Mapagmahal. Mapagmahal tayo eh. Ganun oh. Ayun. Thank you, boss. Thank you, boss. Yan. Takits ko sakali. Meron silang, ano yun, boss? Meron tayong parating na endurance ngayon. Tatawagin natin Tour de King. Coming very, very soon. Yeah, hintayin nyo lang. So, search nyo lang yung page namin, Tour de King. Ayan, so makikita nyo na ito, we're going to update it every day. Alright, so yun. Thank you ulit, boss. At paingayin na natin ito sa daan. Sige, ayan na, let's go! Yun, sarap! Okay, thank you, ingat na mag-dive. And I'll see you again. Very soon. Shout out! Sa 01. Ikaw ang number 1. Yes, sir. Ito, ay naman, ipatok. Huli kayo! Kayo unang binyag! Oh, isa-isa lang ha! Oh, isa-isa! Oh.